magandang gabi po. O baka gusto niya lang kumain. May dala akong ulam dito at saka sandwich. Kanina pa nga hindi kumakain si Kuya eh. Hindi pa ba nanganganak? Dok, kumusta asawa ko? I'm sorry. Hindi na nakayanan ang kanyang puso. We tried everything. Ano nangyari sa kanya? Babae o lalaki? Lalaki. Buwan na po kayo. Oo. Kayo po. Jutso. Biring, sandali lang po. Po? Ang bata. Sino nag-asikaso sa bata? Iniwan ko lang po sandali. Tumutulong ho ako dito. Kaya naku, puntahan mo muna ang bata. At baka gusto nang dumedya noon. Sige na, ako na dito. Kuha ho kayo. Kaya muna kayo. O kayo. Kumuha na kayo. Oo. Elma, sandali. Bakit nandito kayong lahat sa salas, ha? Maraming bisita doon sa labas. Asikasuhin nyo. Baka kulang ng pagkain. Oo, ate. Hoy, Celso. Puntahan mo nga muna ibang bisita ron. Asikasuhin mo sa labas. Dalian mo. Ha? Salamat sa pakikiramay niyo. Excuse me. Ano yun? Para makatulog ka. Abi naman, bumatigas ang ulo mo. Bigay ito ni Dr. Samonte. Ilang araw ka na rin hindi natutulog dahil dyan sa inilibing mong asawa. Baka ikaw naman ang bumigay. Alam naman niyang ikamamatay niya ang panganganak. Inaarningan na kami ni Dr. Pineda. Pero pinagpilitan pa rin niya. Abi, huwag nating kwestiyonin ang tinalaga ng Diyos para sa atin. O paano mo ako mapapaniwala niyan? Ano naging kasalanan ng asawa ko at kinuha siya sa amin? Gusto kanyang bigyan ng anak. Matagal niya nang gustong magkaanak, hindi ba? At saka alam ni Martha na bata ang makapagpapaligaya sa'yo. At ano ang naging kapalit? Ano ang naging kabayaran? Ang buhay niya? Puti-puti, ang gwapo-gwapo. Ariel! Oh, sabi ni Manang Elma, munti ka daw madulas dun sa likod bahay. Paano? Nagbara dun sa labahan. Eh di umapaw ngayong tubig sa labahan ko. Mag-ingat ka naman kasi. Eh hindi ka naman kasi napipirmi. Lakad ng lakad eh. Tiring? Tiring, nasa naman ang Elma mo? Eh baka po nasa kwarto niya, sinusulsihan yung mga nasirang kurtina. Kuya, tignan niyo po, marunong nang umiti si Ariel.
bakit naman ganun si Kuya? Ni hindi man lang niya tinitignan o hinahawakan ang anak niya. Pati si Ate Chayong. Naku, pagkatipid-tipid sa pagkarinyo sa bata. Marami lang iniintindi yung mga taong yun. Tsaka ikaw nga, tigilan mo yung mga pananalita ng ganyan, ha? Mamaya makarating yan sa kanila kung ano pang isipin. Bakit? Sinasabi ko lang naman ang totoo, ha? Swerte naman itong batang to. Nakakuha kulay ng balat ko. Buti nga, yun lang ang namana sa'yo, no? Diba, Teresa? Bering, Bering, kunin mo ka muna sandali itong bata. Naku, Diyos ko naman, natataranta ako. Sinusumpong na naman ang Auntie Chayong ninyo. Iniintindi ko na yung bata. Iniintindi ko pa yung kusina. Celso, inaantay ka ng donya. Bakit na naman daw, ho? Anong bakit? Eh, gusto niya magsimba. Biyernes ngayon. Nag-aantay ang nasareno ng Quiapo. Matapos ho magsusungit, magsisimba naman daw ngayon. Ihatid mo na kasi, no? Para maiba naman ang hangin dito sa bahay. Bilisan mo! Pasya! Oh. Eh, kakayanin mo ba itong dalawang bata? Naku, huwag mo akong problemahin. Sanay na ako dito kay Ariel. Oh, sige, sandali lang ako, ha? Ah, Ariel. Sana. Yes. Ariel. Ariel. Teresa, etong yung Kuya Ariel. Ariel, eto naman si Teresa. Sinasaktan mo si Ariel, ano? Tigil na yan! Viring! 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 Ano ba? Ate? Tingnan mo nga yung ginagawa ng anak mo. Sinusundot ng patpat si Ariel. Ay kung matusok ang mata ng bata. Ikaw, halika. Bumalik ka rito. Ate, naglalaro lang naman kami. Wala! Pumanhik ka rito! Masasaktan ka sa akin! Halik! Bilisan mo! Palingon-lingon pa. Dali! Binasan naman ako ni Ariel, nanay. Ay nako, Teresa. Pumasok ka na sa loob at magpalit na ng kamiseta mo. Baka mamaya sipunin ka pa niyan. Apa? Sige na. Kasi, pinamihasa mo. Kaya tuloy ayan. Nagiging adelantado at abusado ang mag-asawa na yan. Sus Mari Joseph naman, oh. Bakit naman kasi pinayagan mo pa silang bumalik doon sa probinsya? Paano na ngayon yan? Wala si Celso. Sino magmamaneho sa atin? Ate, marunong akong mag-drive. At saka isa pa, may sakit ang lola ni Celso. Jesus Mari Joseph naman, oh. Ano ba namang epidemya ang kumakalat sa probinsya na mag-asawa na yan? Buwan-buwan na lang mayroon nagkakasakit sa kanila. At ayan, bali ng sweldo nila. Tapos ngayon eh, nagkasakit naman yung lola. Baka sa susunod eh, namatay naman ng kung sino. Siguro pinautang mo na naman si Celso, ano? Ate, pwede ba? Yung pagkain na lang harapin mo. Sinetsyem po pa sa harap ng pagkain yung paglilitaan niyo mo na kung ano-anong hinanakit mo sa buhay. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo huwag kang maglalaro sa harap ng pagkain? Matuto kang kumain ng disente. O, Manang Elma, ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Nanay, tatay, bakit hindi ako pwedeng sumama? Teresa, huwag matigas ang ulo mo. Huwag ka ngayon sumpungin. Sandali lang naman kami sa probinsya, eh. Ariel, ikaw nang bahala kay Teresa, ha? Opo. O, Teresa, makikinig ka sa Manang Elma mo at saka sa Kuya Ariel mo, ha? Sasama na ako. Sandali lang kami. Sige na, sige na. Manang Elma, mauna na po kami at malayo pa ang istasyon ng bus. Sige na, ako nang bahala dito. Celso, Bering, huwag kayo mawiwili sa bakasyon nyo, ha? O, Teresa, yung promise mo, ha? Magpapakabait ka. O, sige na, bye-bye, anak, bye-bye. Ba't ka iyak na iyak dyan? Halika sa kwarto ko, may bago akong game sa Nintendo. Ariel, sandali!
Hoy! Tingnan nyo nga yung mga kalat ninyo. Sino nagsabi sa inyo maglaro kayo dito, ha? Teresa? Anong oras na? Bakit nandito ka pa sa itaas, ha? Sige, ligpitin yung mga laruan na yan, ha? Ayoko makita yung mga kalat na yan. Baka mamaya may magdaan dito at maaksidente yung mga tao. Elma, telepono! Opo. Ate, anong oras ba pasok mo bukas? Baka no. Pwedeng hatid kita muna bago ako pumasok ng opisina. Yung nga po. Eh, alas 7 eh, medyo pa appointment ko eh. Kaya naman, ikaw naman kung gumising ka, alas 7. Eh, ano naman ang gagawin ko mula alas 7 eh, medyo hanggang pasado alas 10? Eh, sigurado naman kung sarado pa ang klinika ng dentista ko. Saka paano ako sasakay? Magtataksihin mo ako? Kaya nga inaayos ko schedule natin eh, para maihatid sundo kita. Eh, Kuya Abe, yung pong tawag sa telepono, galing po sa Pampanga Hospital. Pampanga? Eh, tilado daw po, Beringat Selson, aksidente sa bus. Diyos ko. Eh, nabangga po, tapos tumaob, tapos pareho po silang patay. Teresa, hindi pwedeng hindi ka kakain, anak. Kumain ka. O, sige. Susubuan kita, ha? Ako ang bahala. O, ito, o. O, sige na, susubuan kita. O, ito na. Ay na. Ay na. O, ito, gulay. Ay ka, ha? Abe. Mabigat na responsibilidad ang pagpapalaki ng bata. Unang-una, hindi natin kamag-anak yan. Pangalawa, mayroong sariling pamilya si Teresa na dapat mag-alaga sa kanya. Hindi natin pwede ipagtaboy ng anak ni Celso at ni Bering. Abe, hindi ko naman sinabing ililigaw natin siya na parang kuting. Ang sa akin lang, meron naman talagang dapat tumingin sa batang yan. Alam mo, ang natitira kamag-anak ni Celso, ha, ay isang lola na ang edad ay mahigit na 80 anyos. At yung isang kapatid niya, 11 anak, nagtatrabaho pa sa bukid. Ngayon, ipapaubayo ba natin na isa pang kargo? Kaya naman ikaw ang umaako ng responsibilidad sa batang yan. Ganun ba? Ni sarili mong anak, hindi mo mabigyan ng ilang minuto sa bawat araw. Pagkatapos, mag-aambisyon ka pa na dagdagan ang pinalalaki mo sa bahay mo? Walang masama sa intensyon mo, Abe. Ang sa akin lang, maging praktikal ka. Hindi mo nasagutin ang batang yan. Hindi ako nagmamaramot. Nagiging reasonable lang ako. Maligo ka nga. Ang dumi-dumi mo gabing-gabi na. Sa tindahan, bumili tayo ng ice candy. Wala akong pera eh. Ako meron, ililibre kita. Sabi ni Manang Elma, hindi daw ako pwedeng lumabas. Kasama mo naman ako eh. Bakit ka ba malungkot? Di ka naman papayagan ng daddy na umalis dito eh. Magkasama pa rin tayo. Oy bata! Dito ba nakatira si Abraham Garcia? Pasensya ka na. Nabigla ako. Siguro mga 2 linggo lang magmula nung nabalitaan ko ang nangyari. Tagal na kasi kami hindi nagkakaus. Nagkatampuhan kami.
ang masakit nito. Nakamatay na lang yung hindi kami nagkakapatawaran. Halos 12 taong kami hindi nagkita. Magmula nung lumuwas siya ng Maynila at ako naman napadpad ng Bulacan, wala na kaming kontak. Kundi nga lamang naibalita sa akin ang kaibigan ko, nakakilala rin siya. Eh, hindi ko malalaman na, yun nga, na na-aksidente nga siya. Walang binabanggit sa akin si Viring na meron siyang kapatid. Eh kasi nga, galit nga sa akin ang lukalukang yun. Makiitid ang utak mo eh. Manang-mana sa nanay namin. Hindi niya maintindihan kung bakit sumama ako kay Efren. Hmm? Si Efren, boyfriend ko yun. Sa bagay, may asawa. Pero hiwalay na eh. Wala na ba akong karapatan magkaroon ng sarili kong buhay? At sa Bulacan ka nakatira? Oo. Pero wala na kami ni Efren. Bumalik ang ugok sa kanyang asawa. Iba na. Iba na ang boyfriend ko ngayon. Ah! Eto, nandyan ang sedula ko at ang birth certificate ko nandyan. Makikita mo, pareho ang apelyido namin, Kapawan. Ako yan, Patricia Kapawan. Eto yung mga litrato namin nung nandun pa kami sa Pangasinan. Makikita mo naman, ako yan, oh. Naman si Viring. Kitang-kita naman sigurong talagang kami yan. Wala na kayong naiwang kamag-anak. Patay na magulang namin. Meron kaming isang kapatid, alam ko, pero nasa Australia. Wala na kaming balita ron, eh. Kapatid lang naman namin yung sa ama, eh. Wala naman yung pakialam sa amin, eh. Alam mong may naiwan si Viring. Yan nga. Yan ang dahilan kung bakit ako dumayo. Para kunin na kung anuman naiwanan niya. Na kahit man lang sa mga ari-ari ang haipundar niya eh, magkasama kaming magkapatid. Sino pa ba naman ang kukuha nun kung di ako, di ba? Ate, pinatawag niyo raw po ang bata. Sinong bata yan? O di ba, kukunin mo ang naiwan ng iyong kapatid. Ayan, anak ni Viring, si Teresa. Anak? O di ba, binalikan mo ang naiwan ng iyong kapatid? Teka muna. O, ang sabi mo naman kanina, ikaw na lang naiwang kamag-anak, hindi ba? Hmm? Binisa muna nga! Halika na! Ayaw ko ng mama, mami! Halika na, sumama ka na! Tiyak mo siya, mabait siya! Kapatid siya ng nanay mo! Naku ha! Siya na mag-aalaga sa'yo! Pinilo na! Ayak! Sige na, dali-dali mo na! Ako, malayo pang biyahe namin! Sakay na! Binisa mo na nga! Oo! Dito lang! Kung hindi ka ba naman tanga, kukuha ka lang ng mamanahin, palamunin pa. Eh anong magagawa ko? Pinagduldulan sa akin ng babae yung anak ng kapatid ko. Pumayag ka naman. Nagpautu ka naman. Dinispatsyan nila yung palamunin, sinalo mo pa. Eh di kung gusto mo, ikaw ang magsoli doon. Bakit ako? Ako ba nagawin yan dito? At sino inaasahan mo magpapalamon dyan? Ako? Anong magpapalamon ang sinasabi mo? Bakit? Magkano bang pera inaakyat mo sa bahay na ito? Sino ba sa ating dalawa nagpapalamon dito? Teresa! Teresa! Patring?
yan. Diyos ko naman. Ano ba? Sabi siya, tulungan mo ko. Anong oras na? Mag-aalas 11 na po. Maghahain na ho ako ng pananghalian natin. Huwag na, ayokong kumain. Masik mura ako. Umalis na si Nestor. Walang hiyang lalaking yun. Kagabi, dun pa sa club ako binaboy. Sinama yung bago niyang babae. Para bang pinagmamalaki pa sa akin. Mabuti na lang at naawat ako ng mga tao doon, kundi baka nabasag ko mukha niya. Hindi, baka nabasag ko mukha nila. Chang, noon niyo pa naman alam, di ba, na matagal na kayong kinakaliwa niyang nobyo niyo? Ano bang gusto mong palabasin? Nakasalanan ko pa nangyari? Akala mo ba gusto ko itong ginagawa ko? Akala mo ba siyang-siya ako sa pinaggagawa ko sa buhay ko? Ginagawa ko ito para meron tayong makain. Bah, sa palagay mo ba kung nag-iisa lang ako? Magtsatsaga ako sa pinasok kong buhay na ito. Magpasalamat ka't meron kang tiyang tanga na kumupkup sa'yo nang itapong ka ng amo ng nanay mo. Bakit? Bakit? Ano ba sa palagay mo napala ko si nanay mo nung buhay siya? Nilait niya ako. Doon naman kayo pareho magaling eh. Ang galing ninyong magmalinis. Wala ka nang silbi. Wala ka pang utang na loob. Alam mo, buwisit ka talaga. Nagtataka sa'yo. Paano mo natitiis yung tiya mo? Yung bunganga ng tiya mo? Pag minumura ka niya, dinig hanggang dun sa amin. Alam mo, minsan nga, sabi ng tatay, gusto raw niyang sugurin ang tiyapatring mo at sapakin para matigil na sa kadadakdak. May magagawa ba ako? Wala ka na ba talagang ibang pupuntahan? Sino? Eh, wala naman na akong kamag-anak eh. May kakilala nga ako maliban dun sa... Sino? Dating amo ng mga magulang ko. Oh, yun naman pala eh. Mila, ayaw na nga nila sa akin eh. Pinamigyan na nga nila ako nung namatay mga magulang ko eh. Bakit pa ako babalik sa kanila? Teresa, ano naman ang kinabukasan mo dito? Ni, hindi ka nga pinag-aral ng tiya mo? Mulat mula pa, inalila ka na niya. Tapos, wala na siyang pinamukha sa'yo, kundi ang utang na loob mo sa kanya. Alam mo, ang tao, bago bansagang santo, dapat namamatay muna. Yun ba ang inaambisyon mo? Alam mo, Mila, lahat ng bagay may katapusan. Isang araw, magugulat na lang kayong lahat na nakakakilala sa akin. Bakit? Anong binabalak mong gawin? Basta. Teresa, halika dito. Bakit po? Ang dami-dami mong tanong. Halika dito. O ano, Mamay? Okay ba? Maganda ba? Ilan taon na ba yung pamangkin mo? Matanda na nga, Mamay. 18 anyos. Yung likod mo nga, huwag mong ikuba. Dumiretso ka ng tayo. Marunong na ba yan? Mamay naman.
Para namang hindi expert ang magtuturo, ano? Abay, bihisan mo, tsaka lagi mo naman ng konting kulay mukha dahil ang putla-putla. Tsaka hindi naman pwedeng ganyan lalampa-lampa, eh, maiirita ako, customer dyan. Pero okay na. Dali mo na lang yan sa club mamaya, pero bihisan mo ha, ayusan mo. Yes! Thank you, Mamay! Thank you! Oh, maligo ka. Tapos lalagyan kita ng makeup. Siguro naman may kakasya sa yung damit dun sa baul ko. Ayoko po. Anong sabi mo? Ayoko pong sumama. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin ng ganyan? Kinokontra mo ako ng harap-harapan? Ganon? Siyang ayokong magtrabaho sa club. At anong gusto mo? Magbuhay prinsesa ka dito habang ako ay nagkakanda tibi-tibi sa paglako ng sarili ko gabi-gabi sa club? Hoy! 8 taong kitang pinalaki. Pinalamon, binihisan, tapos ito lang pala isusukli mo sa akin. Hoy, Teresa, pinanganak ka para magsilbi. Wala sa palad mo ang umastang senyorita. Kaya kung gusto mong lumamon, matuto kang magtrabaho. Halika nga rito. Linisin mo yung katawan mo. Magayos ka. Matuto kang kumita ng sarili mong kwarta. Pero siyang marami pa naman akong trabaho pwede kong pasukan eh. Anong gusto mo? Gusto mo tumulad sa nanay mong tanga na nagmalinis, kaya nagpaalila at nag-asawa ng isang ugoy na mahirap pa sa daga? Tsaka bakit? Anong palagay mo sa sarili mo? Nakakaangat ka sa akin? Siyang hindi ko po kaya yung pinagagawa niyo sa akin. Pwes, kayanin mo. Kapalan mo ang mukha mo at tibayan mo ang sikmura mo. Magpiis ka. Ng waitress? Ako'y dalang-dalana sa mga nagtatrabaho dito. Sa umpisa, magaling, masipag, pagkatapos kekerengkeng, makakakilala ng hudas na gagawing boyfriend, abay magpapauto, abay unang muna yung manglilibre ng pagkain patago, tapos pagkain pupusdutin, pagkatapos pera na. Bechay! Pa? Magkano na nga tinangay nung lintik na waray? Sino sa kanila yung lintik na waray? Yung bang laging naka-sleeveless at saka naka-shorts, yung may anghet. Ah, si Evangeline po? O yun, si Evangeline. Eh, halos 1,000 po, Chong. Nakita mo na. 1,000. Nagmagandang loob ka. Tinanggap ko dito. Pinakain ko. Tinulungan ko. Tapos ano? Nag-magic pa dito sa aking negosyo. Yung kakaunti kong kita, dinekwat. Ikaw ba'y nagtrabaho na sa restaurant? Hindi pa ho. Saan ka ba nang galing? Sa probinsya po. Lahat naman ang naliligaw dito sa Maynila ay galing sa probinsya. Marunong ka ba magluto? Lutong bahay lang po eh. Saan ka ba nakatira? Hindi ko pa ho alam. Ano daw, Bechay? Hindi pa raw po alam, Chong. Tumakas ka ba sa inyo?
Ikaw ba yung nag-stowaway? Hindi po. Ulila na ho ako. Kinailangan ko lang ho talagang umalis to sa tinitira namin. Bakit? Hindi na ho kasi ako pwedeng may umamag-isa sa bahay eh. At saka po, gusto ho akong pagtrabuhin at tsahin ko sa isang club. Eh, ayoko naman ho. Bagong kwento yan. Ngayon ko lang narinig yan. Kuya, totoo po yung sinasabi ko. Wala ho akong pinagtataguan o tinatakasan. Ayoko lang ho talaga yung pinagagawa sa akin ng tsahin ko. Kaya nga ako naglakas na loob na magpunta dito sa Maynila eh. Kailangan ko lang ho talaga ng trabaho. Ngayon naman, paiiyakin mo ko. Baka dumating ang araw, humahagulgul ako dito dahil sa ibang dahilan naman. Dahil sa'yo. Nako, hindi ho. Isinusumpa ko po sa inyo. Ay, nako, wag na. Wag ka lang manumpa. Bechay! Tingnan ang juice dyan. Bakit naman sa laki ng Maynila nagawi ka dito? Ito na lang kasi natandaan ko eh. Naaalala? Numalit kasi ako, banda ko dito natira. Talaga? Saan? Dyan, isa sa mga bahay dito. Ah, wali ka na, pumasok na tayo. Hoy! Halika na! Mabigat tong bag mo, no? Ah, sige. Ikaw talaga. Teresa! Oh, Teresa. Pagtsagaan mo muna itong electric fan. Gumagana pa yan. Medyo maingay lang ng konti dahil kulang yata sa langis eh. Baka sabihin mo namang pinapatay kita sa init dito. Maraming salamat, kuya. Wala yun. O ikaw naman, Bechay. Huwag mo nang kulitin si Teresa, ha? Maaga pa tayo bukas. Opo. O sige, alis na ako. Ang bait niya, no? Oo naman. Kunwari lang yung talas ng dila niyan, pero pusong mamon naman. Kaya nga kaliwat ka ng mga lalaki lumuloko dyan eh. Puro bata. Lalaki? Sino mga lalaki? Ano ka ba naman, Teresa? Eto yung mga boyfriends niya. Ikaw talaga. Pero, hindi niya matanggihan kung sinang humihingi ng tulong sa kanya. Magpuputak lang yun, pero tutulong din naman. Basta lang may masabi. Oh, sabi mo sa akin, nakatira ka dito sa lugar na to nung araw. Hindi mo pa binabanggit sa akin kung saan. Ah, dyan lang sa may kabilang kanto. Dating nagtatrabaho ang nanay at tatay ko sa pamilyang nakatira doon. Matagal din. Maliit pa ako nun eh. Baka may kakilala kang taga rito. Kasi kami, 10 years ago na kami lumipat dito eh. Baka may taga rito na kaibigan mo. Meron. Siya nga lang ang kaisa-isang kaibigan na kilala ko sa buong buhay ko eh. Pero matagal na yun. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon natatandaan niya pa ako eh. Dad? Halika rito. Bakit ho? Basahin mo, at pagkatapos, sagutin mo tanong mo. Mag-isip-isip ka nga kung ano gusto mong gawin sa buhay mo. Ha? Ako gasta ng gasta sa pagpapaaral sa'yo. Ikaw, hindi mo naman siniseryoso pag-aaral mo. Ano inintay mo? Yung masipa ka sa eskwelahan? O yung matulad ka sa mga binabarkada mo na walang inatupag kundi magkalat sa kalye at lustayin ang pera na kanilang mga magulang. Kung bobo ka, maintindihan ko eh. Dahil mapurol ang utak mo at babagsak ka nga. Pero sa tingin ko, hindi naman. Nagpapabaya ka lang. In a way, kabubohan na rin. Oh, ano? Bakit hindi ka makakibo? Ha? Sorry, Dad.
Huwag ka sa akin mag-sorry. Ha? Hindi ako ang kawawa sa bandang huli. Ikaw, Ariel. Ikaw ang kawawa kapag hindi ka nakapagtapos. At hindi sa lahat ng araw ng buhay mo, meron kang dudukuting pera mula sa bulsa ko. Tanda mo yan. Tapos ka na ba, Dad? Oo, tapos na ako. Ay, nako. Nagsermo na naman si Chong. Bakit? Eh, napos dito na kumain. Sandali lang hindi siya nakatingin. Ayun, tinakbuhan. Eh, ang dami-dami pa namang kinain nun. Gusto niya sanang habulin eh. Bilis-bilis naman tumakbo eh. Kanya pala nawawala ka dahil nandito ka nakikipagkwentuhan. Song, masakit ang mga pa ako. Pagod na ako. Abay, lahat naman tayo dito pagod ah. Teresa. Pa? Bago kayo magsara di Betchay, siguruduhin mo lahat ng mga kubyetos at saka yung mga tasa ay eh, metakip ha. Dahil kapag inipis yun at maamoy na naman ang ating mga customer ay pihadong isusumpa-sumpa naman itong tindahan natin ha. Apa. Uy, alam mo, may taxi driver na cute. Kaya tuwing alas 6, dito siya kumakain. Tingnan mo, pag nandito yun, good mood uli si Chong. Betchay! Diyan na. Skull! Ariel! Auntie? Saan ka na naman ba pupunta? Diyan lang po kila Patrick. Nako, Ariel, utang na lo, huwag ka nang umalis. Galit na sa'yo ang tatay mo, ha? Kanina pa. Ang init-init na nga ng ulo niya, eh. Tapos ngayon, matalikod lang kami. Susugod ka na naman doon sa barkada mo. Eh, sandali lang naman ho ko, eh. Nako, huwag ka nang umalis. Sandali lang po ako. Talaga bang hindi ka na mapagsabihan? Ako na. Ako na ang sasagot ng telepono. Hello? Ah, oo. Sandali lang, ha? Ariel, telepono. Sino? Si Christine mo. Sino pa? Wala. Ano? Eh, hindi ba? Tuwing tatawag yun, para ka sinusundot ng bubuyog sa puwet. Basta sabihin mo wala, okay? Ha? Wala ako. Oo. Christine? Ah, sabi niya wala daw siya eh. Oo, sige. Manang Elma naman, may tama ka rin eh. Ba't mo naman sinabi yun? O, hindi ba yan ang utos mo sa akin? Alam mo, Manang Elma, ang cute, cute talaga. Ariel, na wala ka ng ganang sa akin ah. Wala ka ng respeto sa akin ah. Bakit di ka sasama? Ha? Pare, ano naman ang gagawin ko doon, ha? Ano papanoorin ko kayo magbula-bula ng mga chicks nyo? Hoy, wala akong pinangarap maging chaperon. Eh di, ilabas mo yung pinsa ni Marilo. Oo. Oh. Diba? Atol, hindi yun yung tipong babaeng pagagasasan ko, ha? Saka baka nandun pa si Kulit eh. Ang sabihin mo, kaya ka umiiwas kay Christine kasi oh, guilty ka. Pare, diba? Anong guilty-guilty pinagsasabi mo, ha? Pare, yung babaeng yun, pareho lang kami nagbubula nun. Saka, hindi yung tipong babaeng sisirisoy ko, ha? Oh, ha? Ayos ba? Ha? Patrick? Oh! Ano? Ano naman tayo sa bahay niyo? Bakit? Wala naman laman ng ref niyo? Obvious ba? Ano, hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Paano naman ako magkaka-boyfriend? Sigurado ko sa tanong mo, ha? Hindi mo lang kung paano magka-boyfriend? Sa Bulacan, nakakatakot kasi yung shine ko kung sino-sino lalaki ang inuuwi. Kuminsan niya iba, lasing eh. Eh, ano ngayon? Uy, tignan mo yung dalawang lalaki niya, no? Ano ka ba? Mimpli ka lang. Tapos pag ayaw mo na, binabastos mo na. Pare, kung matino yung chick, pagsasawaan ko ba? At saka, kung anong kinikilo sila, hindi na pinapakita ko sa kanila. Sinisisi mo si Christine eh, ikaw itong nagtatago. Monkey cute, no? Para sino yung dalawang babae niyo? Umiral na naman ang pagkamanyak nito. Pati ba naman yung papatulan mo pa?
Betsay, sino yung lalaking may nakasabit na tuwalya sa balikan? Ayun, anak ni Mr. Garcia, diyan sa kabila si Ariel. Ikaw talaga, oh. Na-inlove ka na naman. Cool ka lang. Anong cool ka lang? Eh, pambihira ka, magagalit ang tatay mo, binubulat-lat mo yung gamit niya. May tinitignan lang naman ako eh. Ay, naku, Ariel, iligpit mo na nga yan. Mamaya, dumating ang gichayong mo, makita binubulat-lat yung gamit ng tatay mo, naku. Manang. Ano? Naaalala niyo pa ba si Teresa? Sino? Bakit mo naman naalala itong sangto? Hanggang ngayon ba wala pang balita tungkol sa kanya? Paano naman tayo makakakuha ng balita mula sa kanya? Eh simula nang kunin siya ng kanyang tiya dito, hindi na siya bumalik. Ni hindi man lang sumulat, o nagparating man lang ng kahit na ano kung nasa na silang dalawa. Pero, malay mo, baka hanggang ngayon nandun pa sila sa Bulacan. Alam mo, mukhang murit yung tiya niya. Eh, nahanap siya ng daddy? Noong una, dahil galit na hinayaan ng Auntie Chayong mo, si Teresa, para kunin ng walang pahintulot sa kanya. Tsaka isa pa, sana man hahanapin ng daddy mo yung si Teresa, no? Eh, niwala ngang iniwang address yung tiya, no? At saka... Saka ano? Pinigilan siya ng Auntie Chayong mo. Naku, yung Auntie Chayong mo talaga. Kahit sa ang santo pa siya magnubena, sumama talaga ng ugali niya, no? Palpak na naman to cellphone mo, pare. Pare, ano ko ba naman? Dead spot dito. Ano magagawa ko? Antan tayong payphone. Sabi dito may payphone, pare. Pare, ba't ka ba nag-apura? Maya-maya may signal na to. Eh, sira ulo ka pala eh. Pag nagpunta tayo kila Gina, kasabay, ang layo-layo ng lalakbay natin. Tapos pagdating natin doon, alasa. Eh, di ano nangyari sa atin? Ang mukha tayong tanga. Hanap na nga lang tayo ng phone. Ang kulit talaga ng gagong ko. Sandali, saan ko paparada to? Pwede yung makitawag? 3 piso. Patrick, 3 piso daw. Ang mahal naman magpatawag dito. Abay, di maghanap ka na mas mura. Problema ba yun? Bayaran mo na, 3 piso lang naman eh. Teresa! O, ito yung 3 piso. Teresa, kape nga! Kuya, mainit pa ho yung kape kasi bagong kuluho yung... O, ba't naninigas ka dyan? O, Teresa, amin na yung kape ko. Uy, yung kapit ko! Teresa, yung kapit ko! Teresa, hindi mo ba ako naalala? Ako si Ariel Garcia. Babawal pumasok ang customer dito eh. Hindi ba ikaw si Teresa? Hoy, ha? Bakit ka pumasok dito, ha? Sino ba ito? Sino ba itong lalaking ito? Magkakilala po si kami. Si Ariel ho yan. Si Ariel. Ariel? Oo, magkakilala kami. Mag-uusap lang ho kami. Obvious naman magkakilala kayo, ano? Dito pa kayo sa kusina ng nagtaguan. Alam nyo? Eto, magkape muna kayo. Mag-uusap lang kami, ha? Hoy! Bawal maglampungan dito sa kusina ako, ha? Huwag mo nang i-deny. Ikaw si Teresa. Nanay mo si Bring. Tatay mo si Celso. Tas hindi ba magkababata tayo ng mga bata pa tayo? Sabi ko na nga ba, ikaw yun eh. Alam mo, nung nakita ko na isang gabi, talagang... Hindi ko ma-explicate na naramdaman ko eh. Talagang... Hindi ko ma-explicate.
Ba't di ka sumasagot? Ano naman ang sasabihin ko? Kailangan mo bumalik. Ba't di ka malang dumaan sa amin? Siguro naman naalala mo kung saan kami nakatira. Bakit naman ako pupunta sa inyo? Ano pa? Siyempre, doon kay pinanak. Doon ka lumaki. Tapos naalala mo pa si Aling Elma. Nandun pa siya hanggang ngayon. Misigyan nga si Daddy, gusto kanya makita eh. Alam mo, Ariel, may mga tao kang kasama na kapag nakita ko, sigurado akong hindi matutuwa. Si Auntie Chayong, naku, mo iniintindi yun. Miski nga ang daddy, sinasabi may pagka-flip yun eh. Siguro dala na ng pagiging matandang dalaga. Ayun, naputulan ng ugat sa utak. Oh, sige, huwag kang mag-alala. Isa sa mga araw na to, pupuntahan ko kayo. Gusto ko naman makita si Manang Elma eh. Kailan ka pa bumalik? Ariel, baka magalit na sa akin si Kuya Roger niyan. Ang dami kong patrabaho dito. At saka isa pa, bawal pumasok ang customer dito sa loob ng kusina. Pwede kitang balikan, di ba? Lumabas tayo. Teka, saan ka ba nakatira? Malapit lang ba dito o ano? O ba't di ka na naman sumasagot? Eh kasi ang dami-dami mong tanong sa akin. Tatlo-tatlo, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Hoy Teresa, kung magkukantuan kayo doon kayo sa luneta, malas sa negosyo itong ginagawa nyo. Ariel, sige na. Anong oras kayo sasarado? Mga alas 9. Pabalikan kita dito. Oo, sige. Salamat. Matagal na ho kasi kami hindi nakita eh. Okay. Kayong dalawa na ang bahala dito, ha? Bantayan. Opo, Chong. Ayos ka to? Alam mo nung dalawang yan kung anong oras na? Eh kung bigla kaya natin patay ng ilaw, siguro malalaman nila na sarado na tayo. Uy, Teresa. Ah, hinihintay mo na naman yung bisita mo kanina, no? Eh kasi sabi niya sa akin, babalik siya dito eh. Naniwala ka naman. Eh bakit naman siya mangangako kung hindi naman niya tutuparin? Alam mo, Teresa, ang lalaki, madaling mangako at madali rin makalimot. Tingnan mo, isang kalabit lang ng barkada, wala na, nakalimutan ka na. Ah, akala ko, late na ako eh. Ano, tara na? May customer pa kami eh. At saka walang kasama si Betsay. Sige na. Baka luwabas pa akong kontrabida dito. Sige na, kaya ko na to. Sige na. Kung nahihirapan ka, ba't ngayon ka lang bumalik? Pwede ka naman pumunta sa amin. Tapos nung nalaman ni Daddy sumama ka sa babaeng yun, sumama loob niya. Thank you. At saka, pinahanap ka pa niya. Alam mo, noon, gabi-gabi, palagi akong dadasal na sana pagkagising ko, yung daddy mo nasa tabi ko. Para kunin niya na ako at siya patring. Pero napagod ako, Ariel eh. Napagod ako sa kakahintay. Hindi naman ganun yun eh. Alam mo, Ariel, kung gusto lang ng daddy mo na makita ako, imposible namang hindi niya ako matagpuan eh. Pero naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko kung bakit kinakailangan ko umalis. Pero hindi ko sinisisi ang daddy mo. Hindi ako galit sa daddy mo. At lalong hindi ako galit sa tiya Chayong mo. Hayaan mo, sasabihin ko sa daddy na nakita na kita. Ariel? Oh. Iba na tayo ngayon eh. Noon, magkalaro tayo. Masaya tayo pag magkasama tayo. Noon wala tayong ibang nakikita kundi bakura lang ng bahay niyo eh. Pero lumabas na tayo ngayon. Ang laki ng mundo. Hindi yung paligid lang ng tinitiran mo. Basta ako, alam ko masaya ako dahil nakita kita uli. Ikaw ba masaya ka na nakita mo ako uli? Ano namang klaseng tanong yan? Ba't di mo masagot ang tanong ko? Ariel, alam mo naman yung sagot eh. Gusto mo lang na sa akin mismo marinig.
Bakit yun ka lang? Kanina ka pa hinihintay ng auntie mo. Alam naman yung sumama kila Patrick eh. May bisita ka. Kaninang-kanina pa yan. Ayaw namang umalis. Hihintayin ka raw. Nag-init tuloy yung ulo ng auntie mo. Anong ginagawa mo dito? You sound so happy to see me. Eh, paano ayaw mo akong kausapin sa telepono? Ni hindi mo ako tinatawagan. Pinagtataguan mo rin ako. So I decided na pumunta na lang ako rito. Nakailang basong juice na nga ako eh. Naubusan na rin kami ng pagkukwentuhan ng auntie mo. Ano pa ba ang dapat natin pag-usapan ha? Ariel, hindi ako sanay ng binabastos. Wala naman yatang taong namamanhid sa pambabastos ng lalaki. Ano ba talagang nangyayari sa atin? Akala ko ba pinag-usapan na natin to? Eh, paikot-ikot lang tayo eh. Ako ang nagsasalita, ikaw ang tumahimik. Ikaw ang nagtatago sa akin. Ariel, kung ayaw mo na, diretsahin mo lang ako. Hindi yung pinapahula mo kung ano yung tumatakbo dyan sa utak mo. Aasa-asa ako eh. Christine, once and for all, huwag ka nang umasa. Oh yeah, masaya ka na. Diretsahan na yan, ha? Just like that? You'll get rid of me just like that? Huwag kang mag-alala. Eh, hindi ka naman mababakante. Ang dami-dami lalaki dyan na nakapila para alawin ka. Thank you for the memories. You're welcome! O ano, umalis na bang antipatik ang bisita mo? Sino bang babaeng yon? Hindi mo pagsabihan. Kanina pa ako nagpaparinig na hindi ka maagang uuwi rito sa bahay. Abay! Ano bang problema? Umalis na nga ho yung tao eh. Alam mo, isang araw, makakatagpo ka rin ng isang babaeng mas tarantado kaysa sa'yo. At hindi mo malalaman kung ano yung pumukpok dyan sa ulo mo. Anong klase kang lalaki? Ha? At saka pumili ka naman ng babaeng nilalabas mo. Sino ba ang Christine na yon? At anong klase magulang meron yung pinapayas? Ate, ako na. Huwag ka muna subabat. Hindi, kasi naman itong batang yun. Pwede ba? Ako na? Kung gusto mong tularan yung mga ugok mong kabarkada sa pambabastos ng babae, hindi kita pipigilan. At hindi ko rin inambisyon nabantayan ang bawat galaw mo. Dahil matanda ka na, matigas na yung sungay na tumutubo dyan sa ulo mo. Pero oras na makadiskrasya ka ng hindi babae. Hindi naman ako naiintindihan eh. Sino ba nakakaintindi dyan sa utak mo? Ha? Kahit sarili mo, hindi mo alam kung ano gusto mo sa buhay eh. Puro ka pagyayabang, pagmang marunong. Pero ang totoo niyan, kalat yung utak mo. At sawang-sawa na ako sa kapapangaral sa'yo. Pero oras na makadiskrasya ka ng babae, ha? Huwag kang aasa na tutulungan kita. Dahil tutulungan lamang kita sa pagbabalot ng mga gamit mo para itapong kang palabas sa pamamahin na to. Kung ang inay mo ay binigay ang kanyang buhay para lang lumabas ka sa mundong ito, sinisiguro ko sa'yo, hindi kang papatay sa akin. Ariel, naghapunan ka na ba? Okay lang ako. Anong okay lang? Matutulog ka na naman ng walang laman yan tiyan mo. Pagkatapos, sasakit na naman yan tiyan mo, mamimilipit ka na naman. O, ito ang gatas, o, inumin mo. Sige na. Ay, nako. Kasi naman eh, yung tatay mo, mainta naman ang ulo. E, paano? Kanina, bago ka dumating. Ay naku, nagkasagutan na naman silang dalawa ng Ate Chayong mo. Meron kasing gulo dun sa kanilang negosyo. Alam mo, nandito na si Teresa. Saan? Sabi ko na nga ba siya, nakita ko ni isang gabi. Nagkausap nga kami. Doon siya nagtatrabaho sa karindira sa may plaza. Tingnan mo nga naman ano. Oh, ba't di mo siya papuntahin dito? Ay, tiyak na matutuwa ang tatay mo pag nakita niya si Teresa. Naiilan kay Auntie Chayong eh. O, ano? Bakit Auntie Chayong mo lang ba nakatira dito? Ano ka mo? Namamasukan sa karinderya?
Kumusta na siya? Okay naman. Yung malaki na rin. Ang itinalaga, mangyayari at mangyayari, kahit na anong gawin ng tao. Alam mo, ang saya ko talaga ngayon. Dahil nagbalik na siya. Wala kang day off man lang. Nakakahiya naman kung hihingi agad ako ng day off. Eh, kabago-bago ko pa lang. Tsaka nahihiya akong humingi ng day off kay, ano, kay Mang Roger. Eh, wala naman sa mga sumagbayang eh. Siguro yung boss mo, nagpapahinga na sa trabaho niya. Wala si Kuya. Eh, paano di magkita lang tayo pagkatapos ng trabaho mo, di ba? Ariel, sa ibang lugar na lang. Huwag na lang dito sa tindahan. Kasi nahihiya ako kay Kuya Roger eh. Ba't ka naman mahihiya? Eh, tapos na naman ang trabaho mo. Salamat, ha? Ano ba? Gusto mo ba ako makasama o hindi? Alam mo, hindi na nga pagpapakit dyan. Nagagalit na yung Panginoon. Alam mo, yung babaeng yun, naiingit lang sa atin yan. Oy, Teresa! Marami pang ibang mga customers dito, maliban pa sa lalaking yan. Oy, itong barbecue. Sige na, papasok na ako. Kumain ka lang dyan, ha? Kuminsan nga gusto nang lumayas eh. Wala namang bago sa bahay. Ang dad, ang auntie Chayong. Kuminsan nga namamahal ni Dudong Tengok sa kaserma nila sa akin eh. Hindi ka naman nila siguro pagagalitan kung wala kang ginagawang masama, di ba? Eh parang hindi kompleto araw nila pag walang kasamang umimitas yung ulam na pinapakain nila sa akin eh. Naiintindihan mo ba ako? Hanggang ngayon kasi hindi pa na ako napapatawad ng daddy. Bakit? Ano ba ginawa mong kasalanan? Ako ang dahilan ng pagkamatay ng mami. Ariel, hindi totoo yan. Sa kanya na yun ang galing. Hindi niya na kailangan sabihin dahil alam ko na. Huwag mo sabihin yan sa daddy mo. Ariel, alam mo kasi kung minsan, ang tao, may mga nasasabi yan na hindi nila sinasadya dala ng sobra nilang galit. Akala mo ba, hindi nasasaktan ng daddy mo kapag ka nakikita ka niya may ginagawa kang mali? Kahit na ano pa man yung galit mo sa mundo, kahit na ano mangyari, alam mo, maswerte ka pa rin eh. Bakit? Dahil may pera kami? Lagi lang pinumumukha sa akin yun. Walang kinalaman ng pera dito, Ariel. Maswerte ka kasi meron kang daddy na itinuturing. Eh ako, mula pagkabata ko, wala naman akong tinuring ng mga magulang na pwede kong mahalin eh. Kaya mo, Teresa, nandito na ako. Ngayon magkasama na tayo ulit. Pinapangako ko sa'yo. Na ano? Hindi na kita papakawalan. Alam mo, Ariel, nasasabi mo lang yan kasi malungkot ka eh. Bakit ayaw mong puntahan yung dati nagpalaki sa'yo? Betsay, nahihiya ako. Uso pa ba yun? Inimbitahan ka nga ni Ariel eh. Mas pangit kung malalaman nila na nandirito ka ni hindi mo malang sila sinisilip. Teresa? Teresa? Teresa, mag-usap nga tayo. Bakit po, Kuya? Alam mo, mag-isang umuwi si Betsay kagabi. Saka galing, ha? Huwag kang magsisinungaling. Kasama mo na naman yung lalaking iikot-ikot sa'yo na parang langaw sa tindahan, ano? Aminin mo! Kuya, hindi ko naman ho pinagkakaila yun eh. Ay, nako. Teresa, hanggat nandito ka sa pamamahay ko, pananagutan kita. Pero kung anumang milagrong gawin mo sa labas, hindi ko na cargo de konsyensya yon. Nagmamagandang loob ako. Nagtawang gawa ako, nakupkupin ka. Binigyan kita ng trabaho. Chong,
Alam niyo, nakakatatlong ulit na yung speech na yan, ah. Alam bang gusto niyong iparating? Na huwag kang tatanga-tanga. Yung mga lalaking yan, pare-pareho mga yan. Ewan ko kung ano pasakali nila sa Bulacan. Pero dito sa Maynila, iisa lang ang gusto ng lalaki sa babae. Maniwala ka sa akin. Marami akong karanasan dyan. Ano tatawa-tawa ka dyan? Kuya Roger, sorry po. Basta mag-iingat ka, tandaan mo. Mas maraming importanteng bagay dito sa mundo kesa dyan sa pagkekerengkeng. Saka to. Nandiyan na ba si Ariel? Opo. Dad, naalala mo pa siya? Magandang hapon, ho. Si Teresa, anak ni Yaya Biring at ni Celso. Teresa? Oh! Dalagang-dalaga ka na pala. Teresa, huwag kang mahihiya. Ang taga natin hindi nagkita. Pahiralin po ba yung hiya mo sa pagkain? Dad, dyan siya nagtatrabaho sa may restaurant. Oh, sa restaurant? Yung restaurant po na malapit siya sa may plaza, yung pag-aari po ni Kuya Roger, kuminsan ho, tagahugas ako ng pinggan, kuminsan naman ho, dispatsadora ako. Napaano na yung tiya mo sa Bulacan? Oh, may tubig naman sa doon. Nandun pa ho siya. Mabuti naman at pinayagan ka uling lumuwas ng Maynila. Mabuti rin naman at nakarating ka uli rito sa lugar namin. Eh kasi maliit ka pa nung umalis ka rito. Oo. Teka, nakapag-aral ka ba? Nakatapos ka ba na high school? Grade 4 lang po eh. Oh, bakit ka huminto? Eh, hindi na ho kasi nakayanan ng Tia Patring. Pwes, malaking experience yung nagtatrabaho ka sa restaurant. Alam mo, Teresa, maraming pagkakataon na makakakuha ka ng mabuti-buting trabaho. Ewan ko lang dahil grade 4 ka lang. Pero, naisipan mo na bang mag-abroad? Ano naman ang gagawin niya sa abroad? O, di pumasok siya ng katulong. Ayun naman ang Singapore, ang Hong Kong. Yun nga palang pinsan ni Nene. Saan nga ba nagtatrabaho, Elma? Australia. Nakita mo na? Malaki ang kita ng katulong doon. Magpursige ka. Pagbutihan mo ang pagtatrabaho mo. Sikapin mo makapag-abroad. Baka nandun ang swerte mo. Salamat, ho. Marami pa naman siya ibang pwedeng pasukan ng trabaho, eh. Hindi lang pagiging maid. Ariel, sa hirap ng trabaho ngayon, eh kung yung mga college graduates nga eh, nahihirapan maghanap ng trabaho. Eh yung pa kayang elementarya lang ang natapos? Naku, Teresa, pwede ba ikaw na lang kumausap dyan? Po? Sabihin mo dyan kay Ariel kung gaano kahirap ang kukonti lang ang pinag-aralan. Eh ba'y ayaw makinig sa amin eh. Ate, pwede ba? Kumain ka na lang. Teresa, kung may kailangan ka, huwag kami hiyang bumalik dito, ha? Total, andito naman si Ariel. Ah, maraming salamat, ho. Daddy, hatid gan siya. Bakit pa? Akala ko ba malapit lang tirahan niya? Eh, sinundo ko siya. Kailangan ko siya hatid. Naku! Ayang ka na naman, eh. Gumagawa ka lang ng buta, Ariel. Gusto mo lang naman pumunta doon kina Patrick, eh. Dumito ka na lang. Ah, Teresa, hindi ba kaya mo nang umuwi, ha? Oh, yun naman pala eh. Dumito ka na lang. Sige ho, mauna na ho ako. Maraming salamat ho, Ariel. Sige anak.
Bakit mo ako sinisimangutan? Ang galing nyo naman mamintas tungkol sa pinag-aralan ng tao. Pero kung kumilos kayo, naig nyo pa yung minamatan nyo eh. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Ariel, ano bang ibig mong sabihin? Ano ba yung kinabibisi mo? Tuwing tatawagan ka namin, lagi kang wala sa bahay mo. Oo nga eh, nagagalit ng auntie mo dahil napipiko na kaya binabagsakan na kami ng telepono. Eto, wala namang gano. Naku pare, pag ganyan ang kinikilos mo, minaamoy na kami. Bakit? Sino ba pinapapilan mo? Anong pinapapilan? Kaya ka nawawala sa sarili mo, ibig sabihin, may kinalulokohan kang babae. Sige na pare, isama mo na kasi. Saan? Matagal na tayo hindi gumigimik pare. Birthday ni Gina. Actually pare, wala namang celebration eh. Tipong magkakasama lang tayo. Bahala na. Anong bahala na? Ba't tinatago mo sa amin yung babae niyan? Ano ba talagang problema niyan? Wala naman siguro degote yan, di ba? Hindi naman siguro tatlo mata. Huwag ka mag-alala. Hindi namin yan susulutin sa'yo. Okay. Huwag na lang kaya. Bakit? E 9:30 pa naman alis natin eh. Eh dito pa sa trabaho sa tindahan. Kahit na. Eh... Bigyan mo ako isang magandang rason kung ba't ayaw mo sumama. Nahihiya ako. Ano? Nahihiya ako sa mga kaibigan mo. Eh ano namang kinakihiya mo? Ariel naman eh. Huwag mo nang itanong. Alam mo, ang hirap sa'yo. Masyado mo kasing minamalit sarili mo eh. Hindi naman sa ganon. Eh, ano pa ba ang tawag mo doon? Hindi ko naman kasi sila kilala eh. O di ipapakilala kita. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ako pa ngayon ang hindi mo maintindihan. Alam mo yung mga taong yun, mga kababata ko yun. Mga kadikit ko yun. Alam na namin ang baho ng isa't isa. Kung tutusin si mo, mas close pa kami kaysa sa mga magkakapatid eh. Dahil alam na namin ang ugali ng isa't isa. Ariel, bakit mo ginagawa to? Ang alin? Bakit kailangan mo pa ako ipakilala sa kanila? Mali ba yun? Ariel naman, ano pa ba naman kailangan mong patunayan dyan sa mga kaibigan mong yan? Patunayan? Wala. Alam mo kung anong palagay mo sa sarili mo, hindi nang iisipin na ibang tao sa'yo. At saka hindi porket magaganda ang damit nila, ibig sabihin nun nakakaangat na sila sa'yo. At saka aapiin ka lang naman lang kung magpapalamang kay. At kahit sino pa ang mga kaibigan ko, ikaw naman kasama ko eh. Hindi ba yun ang importante? Ano pa ang problema mo? Ayoko lang kasi mapayaka sa kabarkada mo eh. Alam mo, makapal na makapal na makapal na makapal na itong mukha ko. Lagi yan sinasabi sa akin ng airpad ko. At saka mas marami silang dapat ikahiya kaysa sa akin. Diba? Diba? Ano? Teresa, bilisan mo! Titignan ko kung nagkasya sa'yo. Betsay? Oh, okay naman pala eh. Bagay sa'yo ah. Ano eh, hindi ako sanay sa ganitong damit eh. Naiilang ako eh. Eh di mo may palat ah. Baka mamaya niyan eh. Mabuking ka pa na hiniram mo lang yan ha. Kuya, aalis lang po ako. May lakad po kasi ako eh. Tong, pinahirang po sa kanyang damit ko. Hindi naman ho ako magpupuyat, kuya eh. Sandali-sandali lang po ako. Eh, sino ba ang kasama mo? Si, ano nga pangalan mo? Si Ariel po. Tinanong ko pa. Eh, may pera ka ba? Po? May dala ka bang pera? Si Ariel naman ho ang magilibri eh. Abay, kahit na. Dapat eh, may dala ka sarili mong pera. Oh, huwag na lang ho, kuya. Salamat na lang ho. Ay nako, huwag ka na masyadong maarte. Kunin mo na ito. Tanggapin mo na yan. Baka magbago pa isip ko, bawiin ko pa yan. Maraming salamat ho, kuya. Mag-iingat ka, ha? Baka mamaya dyan eh, lasing-lasing ka ng lalaking yon. Tapos hindi mo alam ginagawa mo. Tako, gaya ng mga lalaki. Una muna, kakarinyuhin ka nila.
Ha? Pagkatapos, medyo, aanuhin ka nila. Pagkatapos nun, patay kang bata ka. Maniwala ka sa akin. Pinagdaanan ko yan. Alam ko yan. Maglagay ka ng lipstick. Masyadong putla yung labi mo. Hmm? Uy, ano, kanina pa kayo? Hi. Imagine naman, my dad wants me to go to Boston with my brother. Hello, baliw yung kuya ko yun, no? Alam mo, bago ka pumunta, why don't you give it a try? So, gusto lang naman yun eh. Pagandu ka na, okay na yun. Awa na yun. Oo nga, just like the last time you went to the States. Teka, teka, akala ko ba 2 weeks ka lang doon? Oo. Oh. Gano'ng katagal ka ba talaga doon? 3 months. Tapos sasabihin mo, ayaw mo. Okay ka lang? Iba kayo. Iba naman yung LA sa San Francisco at New York. Eh, this time, stuck ako sa Boston, no? Okay ka lang, Teresa? Paano naman? Ba't hindi ka umiinom? Hindi ako marunong. Hindi, pare, kasi good girl siya. Good girl. Itasin mo naman na kapag uminom ka ng beer eh. Bad girl ka na. Kaya uminom ka na. Oo, tingnan niya yan si Gina. Kahit gasolina, iniinom yan. Pero good girl pa raw siya. Magkwento ka naman, Teresa. Ano naman nasasabihin ko? Well, about yourself. Saan ka ba nag-aaral? Huminto na ako eh. Ah, bagay nga kayo ni Ariel. Ulul. Madalas ka ba ngayon dito, pare? Bali. Ariel. Oh, anong ginagawa mo dito? Teresa. Eh, yun kasi ako mag-isa dun sa lamesa eh. At Teresa, mga kaibigan ko si Jed. Hi. Si Mikey, si Mickey, si Teresa. Hindi pa ba tayo uuwi? Nakakaya naman. Eh, ngayon pala nagkakasayahan. Bumalik ka na doon. Bakit? Ano ba problema? Ha? Ayoko maiwang mag-isa doon eh. Sana umuwi na lang tayo. O, tara. Ingat, pare. Galit ka ba? Hindi ako galit. Halika na. Bakit mo pinalis yung taxi? Akala ko ba babalik ka pa hindi sa... Hindi na, hindi na lang. Bakit ganyan ka? Ba't kanina ka pa hindi kumikibo? May tanong ka pa. Teresa, alam mo kaya kita sinama para makilala mo yung mga kaibigan ko? At para makilala ka rin nila. Pero anong ginawa mo? Ba't ano bang mali ang ginawa ko? Hindi ka umiimik. Tapos pag sumasagot ka, parang pilit na pilit. Tapos parang wala ka pang kilala. Eh, ano naman ang pag-uusapan namin? Ni hindi ko nga alam yung punot doon na pinagkwekwentuhan nyo eh. Paano naman ako makikipagsabay sa kanila kung... Kasi saradong sarado ka. Parang hindi ka mapatawin. Paano naman ako malatawa kung hindi ko nga naintindihan yung sinasabi nyo? Ano pa gusto mong gawin ko? Pag-Inglis ako kagaya ng nobya ng mga kaibigan mo? Eh, di ako naman ang pinagtawanan. Bakit ka naman nila pagtatawanan? Dahil mamumukha akong tanga. Natatakot ako na sa oras na magsalita ako, magmukha akong tanga. Ariel, ayokong pati ikaw madamay ng dahilan sa akin. Ayokong mapaya ka. Ayokong may masabi ang mga kaibigan mo ng dahil sa akin. Paano ko ba magpo-prove sa'yo na wala akong pakialam sa kahit ano sasabihin ng mga gagong nasa paligid? Yung mga taong yun, mga kaibigan ko yun. Mga tunay kong kaibigan. Kaya tatanggapin ka nila dahil importante sa akin. Mahirap bang intindihin yun? Manian. Ariel, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol po saan? Meron po bang problema? Oo, ikaw. Aba, hindi na bago yung balita ngayon. Huwag kang piloso po.
Ano ba nagawa ko? Anong nagawa mo? Abay, pinag-uusapan na tayo ng mga kapitbahay. Tukol din sa binababae mo. Sino? Yung anak ng dati nating katulong. Ariel, ako naniniwala na lahat ng tao may kanya-kanyang pribadong buhay. No? At hindi rin ako nakikialam sa desisyon. Hindi po ba tawag doon pakikialam na rin? Pero sa oras na nakikita ko na ikasisira sa buhay ng mahal ko ang kanyang... Ikasisira? Auntie Chayong, alam ko ginagawa ko. At hanggat nakikita ko rin, eh wala kaming ginagawang kasalanan. Ariel, huwag mong pagkamala na pagmamahal yung awa. Kung minsan, akala natin, mahal natin yung tao. Kumbinsido tayong minamahal natin yung tao. Pero naaawa lang tayo. Iba yun, Ariel, eh. Iba yung pagmamahal, iba yung awa. Nagkakaintindihan ba tayo? Nag-aaral po ako. Itigil mo na yung kahibangan mo. Tama, mag-aral ka na muna. Siguro tutuwid yung utak mo pag nagkaroon ng konting laman. Bakit? Sino ba yung babaeng yun? Ba't ganun na lang katinding galit ng auntie mo? Childhood friend niya. Oh, ano ngayon? Anak ng dating maid at driver nila. Anak nino? Ha? Pare, huwag niyong daanin sa biro. Baka maupakan ko kayo eh. Okay ka lang? Ganyan ka na ba ngayon kasensitibo? Nakapagtataka ba pare? Kung magulat ako, ha? Bakit? Wala naman siya pinagkaiba sa atin, ha? Pare-pare lang tayong gumakain. Pare-pareho lang naman din tayong gumagamit ng banyo. Ang hirap kasi, porque grade 4 lang ang taas ng tao. Ano? Grade 4? Oh pare, grade 4. Grade 4! Pero mas marami po siyang alam kaysa sa mga babaeng pinagpipiestahan nyo na walang alam kung di maglandi. Pare, cool ka lang. Bakit kaming inaaway mo? Relax ka lang. Kasi pare, akala ko kaibigan ko kayo eh. Akala ko naiintindihan nyo ako. Seryoso ko ba sa mga pinagsasabi mo? Baka naman na paglilibangan mo lang ang babaeng yan. Ang babaw nyo rin eh, no? Hoy, Ariel! Hoy! Saan pupunta? Oh, anong problema nun? Ha? Bakit ka rin nakapatahimik? Wala. Pagod lang siguro ako. Naglaro ba kayo ng mga kabarkada mo? Hindi, nasa bahay nga lang ako eh. Alam mo, kasi kulang ka sa tulog eh. Napupuyat ka sa pag-aaral mo. Kasi sinasabay mo pa niyang barkada mo. Maaga ka pa pumapasok sa school, kaya... Alam mo, Teresa, ang dami-dami ng tao nagsasabi sa akin kung anong dapat kong gawin eh. Pwede wag mo nang dagdagan yung listahan ko. Teresa, pasensya ka na, magulo lang utak ko. Gusto mo bang pag-usapan natin? Eh, huwag lang muna siguro. Teresa. Ano yun? Basta magkakampi tayong dalawa. Matagal ko na namang alam na tayong dalawa lang ang magkakampi eh. Uy! Labas! Tabera! Ay! Sorry! Bakit ba tayo nagpunta dito? Oh, Yagbo! Lais ba? Makulit yan eh. Pare! Babae ka na naman. Ano mong pare? Pare, lakad natin yeah. Po. Oh, ba? Teresa, ingat ka dyan, ha? Hindi kasi hinahanap ko isa kong classmate, eh hinaram yung libro ko, hindi pa binabalik. Ayun. Oh! Look who's here. Buhay ka pa pala? Hindi, multo ang kaharap mo. So you're not even going to introduce me to your friend? Teresa, si Christine, kaibigan ko dati. Siya pala si Teresa.
Okay naman pala eh. Akala ko naman maitim. Meron din palang domestic helper na nakakaluan ng konting kaputian. Wala naman ako masabi sa changing taste mo, Ariel. Kung alam ko lang na ganyan ang tipo mo, eh di sana, pinakilala lang kita dun sa bago naming kusinera. May British accent pa dahil nagtrabaho siya sa London for 5 years. Alam mo, sigurado ako mas maganda kaysa yung kusinera niyo. Kaya huwag ka masyadong didikit dun. Dun sa bagay, I should have known. Hindi naman talaga girlfriend ang kailangan mo eh. Ang gusto mo lang, eh yung naaalila. Let's go, Vicky. Huwag masyado yung hindi nyo. Talaga may topak yun. Maliw yun? Oo. Umuwi na tayo. Para sinampal mo. Eh ano naman ang tatala ako kung gagawa ako ng gulo? O eh ano ngayon? Kahit ang makulong ka, at least nabasag mo yung pangalang bruhang yun. Eh ano naman ang sinabi ni Ariel? Wala. Wala naman siya magagawa. Babae ko matalo sa kanya eh. Kahit na. Teresa? Pa? Sandali lang nga. May naghahanap sa'yo sa labas. Oh, ayun yung lalaki. Tingin mo yung address at gulpihin natin. Dali na. Sino ba yan? Shine ho ni Ariel. Sige, puntahan mo na. Dalian mo ha. Marami ka pang huhugasan sa loob. Sige. Magandang hapon po, Manong Chayong. Teresa. Masarap ang pagkain niyo, ha? Kaya lang eh, maraming langaw, no? Maupo ka. Pwede ka bang maupo? Hindi ho. Okay na po ako dito. Bakit ho? Wala. Binibisita lang naman kita eh. Alam mo, nung maliit ka pa, sa akin ka madalas iniiwanan ng nanay mo. At saka alam mo, nung maliit ka pa, matigas na talaga ang ulo mo. Pero kung tutusin, maganda na kinalalagyan mo. Ganyan lang naman talaga, Teresa eh. Lahat ng tao may pinaglalagyan ng Diyos. Kaya nga lang dapat tanggapin natin kung ano at kung saan tayo nilugar ng Panginoon. Alam mo, walang masama sa mangarap eh. Wala rin namang masama sa magsikap. Pero lahat ng tao ay may hangganan. Kasalanan yung humingi ng kalabisan. Bakit niyo sinasabi sa akin to? Kasi para bang hindi ka na naiiba sa pamilya namin. Matagal din namang nagsilbing katulong ang nanay mo. Katiwala naman ng kapatid ko, ang tatay mo. Alam mo na, para bang payo lang yun. Alam mo, dapat yan ang natutunan mo sa iyong mga magulang. Yung pagmamalasakit. Kapag may pagmamahal ka sa isang tao, dapat eh, pagmanasakitan mo. Dahil yun ang sukatan ng pagtingin. Yung abilidad o kapasidad ng pagsasakripisyo. Hindi yung iniisip mo lang ang sarili mo. Ang kailangan eh, isipin mo rin ang kapakanan ng mahal mo. Yan eh kung talagang mahal mo. Meron ho ba kayong tinutukoy? Kilala mo na siya, kaya huwag ka na magtanong. Malapit ho sa akin si Ariel dahil magkaibigan kami. O di, mabuti. Yan naman nakakatuwa dyan kay Ariel eh. Kahit sino pwedeng kausapin. Wala naman ho kaming ginagawang masama ni Ariel eh. Oy, hindi ganyan siguro. Alam mo, hanggat hindi mo natatanggap ang sarili mo, hindi ka magiging maligaya. Kung ano ka, kung sino ka, at kung ano ang pinanggalingan mo. Hindi ko naman ho tinatago yung tunay kong pagkatao eh. Dahil kahit na ano pa man ako,
malinis akong babae. Iha, wala akong sinasabing masama ka. Ang sa akin lang naman, naisip mo ba kung ano magiging epekto mo sa buhay ng aking pamangkin? Pinaghirapan naming magkapatid na buhay ng walang magulang si Ariel. Matalino siyang bata. Maganda ang kanyang kinabukasan. At kung sino mang tao makakasama niya sa buhay, yun ang magpapaangat o magpapabagsak kay Ariel. Sa palagay mo kaya, may maitutulong ka kung ipagpipilitan mo ang sarili mo kay Ariel? Teresa, may kanya-kanya tayong lugar. Tingnan mo, ni hindi ka nakapag-aral mabuti. Hindi ka nababagay sa mga taong ginagalawan ni Ariel. Pero alam ko, hindi mo kasalanan yun. Talagang ganyan lang ang buhay. Kaya tanggapin mo. Huwag masyadong mataas ang pangarap, iha. Teresa, bakit? Sobrang iyakin ng batang yan. Maski nung araw, napipeste ang nanay niyan sa sobrang iyakin. O-order ka pa? Hindi na. Eh di, magbayad ka na. Kadi na pa yung ginata na yan. Mapapanis na. Tawagin ko na si Teresa. Bakit mo pinapasok ang taong yan dito? Eh, mga Roger, alam ba ang pamilya mo na dumayo ka dito sa amin? Kuya Roger, ako na ang bahala kumusap kay Ariel. Sige na ho. Betsay. Sige na po. Ano ba nangyayari? Sabi na kaibigan mo, ayaw mo na akong makarap. Tapos pinagtatabuyan pa ako. Iwas lang sila sa gulo, Ariel. Ayoko na rin makadagdag na sama ng loob sa'yo. Umiwas ka na sa akin. Ano? Kung hindi mo ako kayang iwasan, ako ang aalis. Bakit? Anong ginawa ko? Ariel, magising ka nga. Bakit hindi mo harapin yung katotohanan? Ikaw ay ikaw. Ako ay ako. Noong mga bata pa tayo, masaya tayo. Pero noon yun, Ariel eh. Iba na ngayon. Hindi na tayo mga bata. Narinig ko na yung sinabi mong yan eh. Ariel, tignan mo nga kung sino ako. Umarap ka nga sa salamin tapos sabihin mo sa akin kung ano yung nakikita mo. Hanggang dito lang ako, Ariel. Hindi ako marunong mag-Ingles. Wala akong alam kagaya ng mga kaibigan mo. Hindi mo ba naisip na katulong lang ako? Wala akong pakialam. Totoo ba yan? Ha? Totoo ba yung naririnig ko na... na matatanggap mo kung ano ako? Paliwala sa'yo kung sino ko? Meron ba akong ginawa sa'yo yung masama? Ariel, alam ko. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo matitiis yung mga kaibigan mo? Matitiis mo ba na madagdagan ng galit sa'yo ng pamilya mo ng dahilan sa akin? Ariel, totoong buhay na to. Hindi ito isang kwento na pagdating sa ending, masaya. Maayos. Mapaparaanan ang lahat. Ariel, maaaring akala mo ngayon mahal mo ko. Pero darating ang panahon na magigising ka. Matatauhan ka. May isip mo na napakalaking pagkakamali nito, Ariel. Alam bang ikamamatay ko kapag dumating yung oras na yun? Bakit mo ako sinisisi purkit pinanganak akong may pera? At bakit pinapasa mo sa akin ang pagkukulang sa buhay mo? Naiisip mo ba na kaya mo ako gusto mahalin dahil gusto mong gantihan ang pamilya mo? Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa akin? Tama nga ang piyatsayang mo. Dapat kong tanggapin sa sarili ko kung sino ka at kung sino ko. Bakit napasok ang Auntie Chayong? Dahil tama siya.
kinuusap niya ako. Nagalit ako sa kanya. Dahil alam kong tama siya. At nakita kong napakalaking kahibangan ito, Ariel. Ginagawa ko to dahil ayokong masisi ako sa maaaring mangyari sa buhay mo. Ipiniglaban kita. Pero ako, ako ba ipiniglaban mo rin? Sa simula't simula pa, Ariel, talong-talo na ako. Ano yung sinasaan mong ipaglalaban ko? Mahal na mahal kita, Ariel. Mahal na mahal kita, pero kulang yun eh. Kahit kailan, hindi naging sapat yung pagmamahalan lang. Malis ka. Sasakyan yung pintuan at wala pa yung binata, ha? Opo, ate. Ate! Ah? Ate! Ariel! Natutulog ang tatay mo. Ano ka ba? Nasaan si ate? Tumigil ka nga. Anong nangyayari sa'yo? Sino ka? Anong karapatan mo malait ng kapwa mo? At anong pakila mo sa buhay ko? Ariel, wag mo akong bastusin, ha? Kilalanin mo kung sinong kausap mo. Kilala kita. Kilalang kilala kita. Bata pa lang ako, alam ko na ugali mo eh. Akala mo kung sino kasugo ng langit eh. Pero ang totoo niya, masama kang tao. Maramot ka. Bakit ka sumisigaw? Ha? Bakit ka sumisigaw? Abe, yung anak mo, pakinggan mo kung anong pang-iinsultong ginagawa sa akin. Minata ni stress at kung ano yung pinagsasabi niya. Nang dahil sa babaeng yun? Dahil sa isang interesabling babaeng yun? Ako ang nagpalaki sa'yo! Ako ang nagsilbi sa inyong mag-ama nang mamatay ang nanay mo? Tapos iinsultuhin mo ako ng ganito? Huwag mo isumbat sa amin yan! Eh kaya ka lang naman nandito dahil wala kang ibang matiran! Tumigil ka! Pagsalta ka pa ng ganyan sa auntie mo, tatama ka na sa'kin! Sige, saktan mo ako! Saktan mo ako! Total, sininirman ako, ibumbuhin mo na ako sinasaktan dahil sinisisi mo ako sa pagkawala ni Mami! Ayan, Abe. Nakita mo? Nakita mo kung paano nilasin ang babae niya ang pag-iisip ng anak mo? Palagi na lang akong mali. Kahit anong hirap kong gawin para mahalin niyo, lagi niyo pa rin sinisisi pagkawala ni Mami. Wala sa inyo nagmahal sa akin. Tapos yung kaisip sa babaeng, hinanap ko, hinintay ko, dahil siya lang nagmamahal sa akin? Pinagtabuyan niyo pa? Oo, oh, masama na ako. Masama ako dahil ginawa niyo akong ganito! Abe, supilin mo yung anak mo. Ayan, nakita mo? Tumahimik ka! Abe! Tumahimik ka! Hindi na ako pwede magtagal dito, Betsay. Gaga ka pala eh. Saan ka naman pupunta? Kahit saan. Teresa, mahirap makarating doon. Ano ka ba naman, babatukan na kita eh. Ang sabi ni Chong, lalaki lang yun. Eh, marami naman lalaki dito sa mundo ah. Sari-saring klase. Betsay, hindi mo ako naiintindihan eh. Noong mga panahon kasama ko si Chapadring,
mga panahong hirap na hirap ako. Wala akong ibang inisip kundi si Ariel. Wala akong ibang pinangarap kundi magpunta dito sa Maynila dahil alam ko magkikita kaming dalawa. Kahit na gano'ng katindi yung sakit. Yung lungko. Lahat yun binabaliwala ako. Dahil si Ariel lang ang nasa isip ko. Pero ngayon nagising na ako. Wala na akong babalik. Tapos na yung panaginip ko. Narinig ko ngayon yung sinasabi niya kanina. Bakit nga ba hindi mo siya kayang ipaglaban? Etsay. Anak lang ako ng katulong. Oh, eh na ngayon. At least, mas totoo kang tao kaysa sa mga nagkarat dyan na walang ginawa kundi pagmalaki ang kanilang pitaka. Hindi ko kaya, Betsay. Hanggat alam kong nandyan na siya sa tabi. Sa umpisa pa lang, ano na sinabi ko? Chong, gusto na raw niyang umalis. Kalokohan! Oy, babae! Maaaring wala kang perang pwede mong ihampas sa pagmumukha ng mga kamag-anak na kinalokohan mo. Pero tandaan mo, meron kang dignidad. Ang dignidad, hindi yan nabibili. Ang pera nauubos. Pero ang dignidad ng isang tao ay hindi maaaring presyuhan. Dito ka sa amin. Kung sila ang may problema, pwede. Sila ang umalis. Manang Elma. Para yata ako nagwala kanina. Napansin ko yun. Nagdilim ang paningin ko eh. Napansin ko rin yun. Kung ano na tuloy na sabi ko kay Auntie Chayong. Tama lang yun. Ako nga, gusto kong pumalakpak. Pero parang hindi naman tama. Ariel. Naku, Ariel. Ang dapat mong kinausap ay ang iyong ama. Masyado siyang nasaktan sa mga sinabi mo. Mabigat. Napakabigat ng batong pinakul mo sa kanya. Ilabas ko na rin yung... Matagal ko nang nararamdaman para kay Daddy. Naroon na ako. Pero ama mo pa rin siya eh. Hindi mo nga binigyan ng pagkakataong makasagot. Dad.
kasagitan tungkol sa nangyari kagabi. Mami mo, ang galing-galing magtali ng kurbata ko. Dati-rati, siya lahat ang naghahanda ng gamit ko bago ako pumasok. Tapos ayusin niya itong kurbata ko. Pero mula nung iniwan niya tayo, hindi ko na mapaganda itong kurbata. Eh ako nga rin di marunong eh. Mahirap kasi. Maraming bagay ang nangyayari sa buhay ng tao. Kung gaano mo yung minahal, kung gaano mo yung inalagaan, kapag nawala sa buhay mo, masakit. Sabi nila, palipasin ko raw yung araw. Palipasin ko raw yung panahon. Pero, hindi totoo yun. Masakit pa rin dito. Eh, alam ko namang mahal na mahal niya pa rin ng mami. Mahal na mahal ko ang mami mo. Sayang. Sana nakilala mo siya. Yon ang malaking pagkukulang mo sa buhay. Hindi mo nakilala mami mo. Siguro, natakot ako. Natakot ako na baka hindi ko kayang mapantayan yung pagmamahal na kayang ibigay niya sa'yo. Naduwag ako, anak. Umiwas ako. Inakala mo siguro na hindi ako marunong magmahal. Bakit naman hindi kita mamahalin? Tayong dalawa na lang natitira. Ikaw ang huling regalo sa akin ng mami mo. Tungkol sa mga nasabi ko sa'yo, hindi ko sinasadya yun. Anak, ako ang dapat mag-sorry. Nagalangan ako. Baka ka ko hindi mo maintindihan yung pagmamahal ko. Anak, huwag na huwag mong pakakawalan ang taong alam mong mahal na mahal mo. At sigurado kang mahal ka rin niya. Kundi habang panahon kang magsisisi at habang panahon mo rin dadalhin ang sakit. Teka, itong babae, mahal mo ba siya? Siya ang umatras eh. Siya ang nawalan ng laksang loob. Anak, ikaw ang lalaki. Ikaw ang magpatunay na kaya mo siyang ipagtanggol. Naiilang siya sa mga sinasabi ng mga tao. Ano ka ba naman, anak? Bakit mo iisipin yung sasabihin ng ibang tao? Tama man o mali o lagi may kumakontra. Ha? Sigurado ka ba dyan sa sarili mo? Oo naman. Noon pa. Oh, yun naman pala eh. Ano ginagawa mo rito at nakikipag-iyakan ka sa akin? Wala na salita. Ipakita mo. Sayang ang oras. Oy, Betsay, Betsay! What? Natatapon yung dala mo! Eh, mainit po eh! Eh, dilagay mo na sa pin! Teresa! Teresa! Pa? Pumunta ka nga sa kusina, tingnan mo yung niluluto Apa? Ko. Baka nasusunog na yung pinapalapot mong gataan. Dalian mo! Betsay, pakikuha mo naman yung isa sa mga kaldero, oh. Kasi baka kailangan ko ng dagdagan ng tubig to, eh. Alam mo, huwag ka na magdrama, eh. Baka matapunan pa tayo ng kumukulong sabaw. Ariel, ano na naman ang ginagawa mo dito? Wala, gusto ko lang. Akala ko ba nagkaliwanagan na tayo kagabi? Akala mo lang yun.
Ariel. Ayoko. Ariel naman eh, ano pa ba naman ang kailangan kong gawin para... Hindi ba sinabi mo sa akin kagabi mahal mo ko? Hindi ba? Nasusunog na yung niluluto ko eh. Teka, huwag mo ko iwasan. Mahal mo ba ako o hindi? Bakit bang kulit-kulit mo? Sagutin mo ang tanong ko. Oo, pero... Pero ano? Kung ano ka man, handa akong ipaglabang ka ng patayan. Ikaw ba, handa mo akong tisin? O ba't di ka makasagot ngayon? Alam mo, kabaliwan na to eh. Oo, kabaliwan. Inaamin ko. Pero kaya naman tayo ganito dahil pareho tayong sira ulo, di ba? Tagal-tagal kitang hinintay.